Hello guys, Silver Trite here is showing a review of the Pokemon Plamo number 50, Cinderace. Yan, so this model kit was released in the year 2022 by Bandai Spirits. Yan, so itong si Cinderace or Ace Burn sa Japanese version is a Fire-type and Striker Pokemon. At itong si Cinderace ay isa sa kilala na naging Pokemon ni Go sa anime series na Pokemon Journeys. At kung titignan natin yung evolution ni Cinderace, magsisimula siya kay Scorbunny. So after Scorbunny, mag-e-evolve siya into Rabot. So after Rabot, mag-e-evolve na siya into Cinderace na nakikita nyo sa box art ng video na to. Yan, para for those who want to know the background of this Pokemon at just in case na makita nyo tong model na to sa merkado, at least may reference na kayo in your hobby needs. For the packaging of this model kit, so let's have a quick look. So sa front ng packaging, ito yung makikita nyo guys. So next naman na ipapakita ko is yung makikita nyo sa upper and lower side ng packaging ng model na to. So ito yung makikita nyo guys. So same lang din naman. Ang dinagdag lang dito is yung Bandai Habicite Kids logo. So nagpapakita dito na ang pinaka-minamarket talaga ng Pokemon Plamo ay yung mga bata ng edad is 5 taon pataas. So next naman natin na ipapakita is yung other side ng packaging na to. At ipapakita natin kung bakit ang pinaka-main market ng Pokemon Plamo is mga bata. So ito siya. So makikita nyo yung itsura ng model and makikita nyo rin yung contents na makukuha nyo sa model na to. So ang makukuha nyo ay 4 na runners and isang foil sticker. And also yung manual. So kung titignan natin yung parts ng model na to or yung runners niya, hindi siya katulad ng Gunpla like High Grade, Real Grade, Master Grade, Perfect Grade, or Mega Size na talagang napakaraming parts. So para sa bata na edad 5 taon, napaka-komplikado pag yun yung ginawa nyong starter para sa bata. So kung itong Pokemon Plamo is ito yung ibibigay nyo para sa bata, ay assure talaga na may enjoy nila to, especially kung napapanood nila to sa kanilang cellphone, computer, or TV. And last, sa side ng packaging ng model na to, so makikita nyo itsura ng model and yung mga nai-offer niya na posability and accessories. Ngayon na naipakita ko na yung packaging ng model na to, bali next ko naman na ipapakita is yung itsura ng model kapag buo na siya. So tara, proceed na tayo. Yan, bali ito yung itsura ng Pokemon Plamo number 50, Cinderace. So nung binild ko tong model na to, ang time na nakonsumo ko is 45 minutes. And also, ito na yung mga accessories na kasama sa kanya. So una ay yung Fireball na which is na pwede mo interpret yung signature move ni Cinderace. And last is yung stand para maging gabay kay Cinderace lalo na kapag gagawa ka ng posing on this model. For the details, for me may own opinion maganda ang pagkakagawa ni Bandai Spirits on this. Kasi nung binild ko to, wala siyang unpainted parts. Kung magkakaroon man ng kakulangan dito, yan ay yung panel lining. So, para mabuhay yung details ng Cinderace na to, you're gonna have to use a marker or Gundam marker para mabuhay yung details ng model na to, lalo na kapag gagawa ka ng posing or photographies on this Pokemon Plamo number 50, Cinderace. Para naman sa articulation ng model na to, so isa-isay natin yung bawat parts niya para makita natin kung anong kaya nilang gawin. So unahin natin yung head part. So sa head part, up, down, left, right, 360. So sa head part, okay yung movements niya. So ang kaso lang, kapag gagawa ka ng mga extreme poses, lalo na kapag isasagad mo yung head part, madali siyang matanggal. Pero for me, wala namang problema ron kasi nadidiskartehan naman siya. Next naman is yung upper body. Sa upper body, hindi ball type yung nilagay nila. So, kapag chinek mo yung movements niya, naiikot mo siya ng 360, pero hindi siya kasing flexible ng head part. Kaya kahit na hindi ball joint yung or ball part yung nilagay sa upper body, still okay pa rin siya. Next naman is yung sa braso. Sa braso, ball type din yung ginamit nila. And ang problema lang na nakita kong issue rito is yung sa braso. Kasi hindi siya movable, fixed siya. Pangalawa, yung banda rito sa part na to,
natatanggal siya kapag gagalawin mo siya. Pero for me, nadidiskartehan naman siya, kaya hindi naman siya ganoon ka big deal sa akin, or hindi naman siya big issue pagdating sa model na to. Next naman is yung sa buntot. Sa buntot, ball type din yung ginawa ni Bandai Spirits dito. And talagang namomove mo rin siya. So maganda rin ang execution. Next naman is yung sa legs. Sa legs, ito yung pinaka nagustuhan ko eh. Kasi kung mapapanood yung Pokemon Journeys, talaga ang ginagamit talaga mostly talaga ni Cinderace is yung binti niya mismo. Kasi ang pinaka-signature niya is yung pagsipa niya eh. So kung titignan natin yung parts ng legs niya, ball type din to and very flexible yung joints. Yan. Pati sa binte, yan. Ikot mo siya ng 360. Okay yung movements. Kaya pagdating dito sa binti niya, wala kang magiging problema. Lalo na kapag gagawa ka ng photographies, this model can perform. So, ito yung mga sample kong picture guys na patunay that this model can perform well. Kaya, ang masasabi ko dito sa model na to, this model is best recommended. Lalo na for those collectors na gustong magsimulang mag-collecta ng Pokemon Plamo. For the price range of this model, sa mga nagtatanong, magkano ba to sa market? For those collectors na interested i-pursue itong model na to, well, ang estimated price range niyan are around 650 to 1,000 pesos. Kaya for me, kahit magkano mo nakuha itong model na to, bawin-bawi ka naman sa na-i-offer na articulation, details, and posability ng Cinderace na to. Lalo na for those Pokemon fans na talagang mahilig manood ng Pokemon sa kanilang tablet, sa kanilang cellphone, or smart TV, isa ito sa magiging magandang introduction sa inyo, lalo na sa inyong kids at home. Kaya I assure you na if you have this Pokemon Plamo number 50 Cinderace, it will be a great addition sa inyong collection as team. So that's it. I hope na itong review na to is nakatulong sa inyong hobby needs. For more updates and reviews, subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali, and also you can follow my Facebook page, Silverge Toys and Gunpla Family, para maging updated kayo sa mga upcoming kong toys or Gunpla reviews. So hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting and God bless. See you next time.